Malalim na ang gabi pero malinaw pa rin ang kulay ng puting buwan sa kalangitan. Sa isang maliit na barong-barong, doon nakatira ang pamilya ni Edison. Lumaki sa isang mahirap na pamilya ang binatilyong si Edison. Pero sa kabila nun, napalaki siya ng maayos ng kanyang mga magulang. Mahimbing nang natutulog ang mga ito sa kanilang maliit na tahanan. Pero ang mga nakababata niyang kapatid ay ramdam na ramdam ang maalinsangang panahon at kagat ng mga lamok. Kinakamot ito ng mga bata hanggang sa nakita na ang marka galing sa lamok. Nang makita iyon ni Edison ay agad siyang kumuha ng isang maliit na karton sa kanya pinaypayan si Ellie. Habang si Elias naman ay biglang yumakap kay Ellie. Si Ellie ay 5 taong gulang, habang si Elias naman ay 3 taong gulang pa lamang. Napangiti si Edison sa kanyang nakita dahil parang masarap na ang tulog ng kanyang mga kapatid. Biglang nagising si Edna. Sa kanya na pagtanto na pikit na nagpapaypay si Edison kina Ellie at Elias. Nak, pagpasensyahan mo na ha, sabi ni Edna dahilan para mapamulat si Edison. Naawa si Edna habang tinitingnan ang kanyang mga anak na nahihirapan. Wala kaming natapos ng papa mo. Hanggang grade 3 lang kami kaya hindi kami makahanap ng maayos na trabaho. Saad pa ni Edna. Ma, hayaan mo na. Tiis-tiis lang po tayo. Mapait na sabi ni Edison. Matulog ka na anak. Ako na ang magpapaypay sa mga kapatid mo. Ako na po, Nay. Ako na po. Kailangan niyo pong matulog ng maayos. May trabaho pa kayo bukas. Sagot ni Edison, kaya hindi na lang umangal si Edna. Umabot pa ng 1 minuto bago napahinto si Edison sa kapapaypay dahil sumakit na at nangangalay na rin ang kanyang braso. Mabuti na lang at hindi naglikot sina Ellie at Elias. Kaya napagpasyahan na nitong matulog sa tabi ni Enzo, ang isa sa mga kapatid niya na 10 taong gulang naman. Nagising si Edison dahil sa tilaok ng manok ng kanilang kapitbahay. Hudyat na umaga na. Madilim-dilim pa pero dali-dali na itong tumayo saka pumunta sa kanilang lutuan sa labas. Kumuha ito ng kaserola sa kanya nilagyan ng tubig. Magpapakulo pala ito ng tubig para makainom sila ng mainit na gatas at kape. Pumasok ulit ito sa loob ng kanilang barong-barong para naman kunin ang pandesal na binili ng kanyang magulang kahapon na nakapatong sa lalagyan ng bigas. Ma! Pa! Gising na po kayo! Sabi ni Edison sa kanyang mga magulang. Naunang bumangon si Eddie, tatay ni Edison. Sa kanya ginising si Edna. Sabay silang umupo sa lapag habang hinihintay ang mainit na kape. Kumuha si Edison ng 3 tasa, sa kanya ito nilagyan ng mainit na tubig. Bumili na rin siya ng kape sa katabing tindahan. Sa kanya tinimplahan ang kanyang magulang. Tinimplahan niya rin ang kanyang sarili ng gatas. Dahan-dahan niya itong kinuha sa kain nila pag sa sahig na kanilang tinutuluga. Dahan-dahan niya itong kinuha sa kain nila pag sa sahig na kanilang tinulugan. Masaya naman sina Eddie at Edna na inaasikaso sila ni Edison. Hindi nila akalain na napalaki nila ito ng maayos at mabait na bata. Ma! Pa! Yung tinapay na binili niyo kahapon, no? Wika ni Edison bago inabot ang isang plastic. Agad namang kumuha ang mag-asawa at ganoon din si Edison. Masaya nilang pinagsaluhan ang kape, gatas at pandesal na nagsisilbi nilang almusal sa araw-araw. Sakto lang iyon sa kanilang maliit na budget. Pagkatapos kumain, nag-ayos at gumayak na ang mag-asawa para magtrabaho. Kumuha sila ng 3 sako. Mangangalakal ang mga magulang ni Edison. At tulad nga ng sinabi ni Edna, dahil hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral ay nahihirapan silang makahanap ng maayos na trabaho. Kaya kahit masakit mang isipin, napagpasyahan ng mag-asawa na mangalakal na lang upang buhayin ang kanilang mga anak. Edison, lalakad na kami ng papa mo! Sabi ni Edna sa anak habang aligaga ito sa paglilinis ng kanilang pinagkainan. Opo, ingat po kayo, baka papasok po ako mamaya. Wika ni Edison habang kumukuha ng bigas para magluto ng lugaw para naman sa kanyang mga nakababatang kapatid. Mag-iingat ka rin anak! Saad naman ni Eddie saka sila umalis ng kanyang asawa. Kumaway si Edison sa kanyang mga magulang hanggang sa nawala na ito sa kanyang paningin.
Hinugasan niya ang bigas, sa kanya ito nilagyan ng napakaraming tubig. Mabuti at may extra pa siyang pera para makabili ng asukal. Nang kumulo ito'y nilagyan niya ito ng asukal habang hinahalo niya ang lugaw. Nang matapos, hinain niya ito para kina Eli, Elias at Enzo. Ginising niya ang kanyang mga kapatid, saka ito masayang bumangon nang makita nila ang lugaw na niluto ng kanilang Kuya Edison. Kuya, nagluto ka ulit ng lugaw? Masayang sabi ni Eli. Dali-dali itong kumuha ng 3 kutsara, saka binigay ang 2 kina Enzo at Elias. Kinuha na ni Eddie ang kanyang plato na puno ng lugaw, saka nilagyan ito ni Edison ng sapat na asukal at gatas. Habang si Enzo naman ay ginawa ito sa kanyang sariling plato. Si Edison naman ang nag-aasikaso at nagpapakain kay Elias dahil hindi pa ito marunong kumain at baka mapaso pa ito. Sarap talaga magluto ni Kuya, komento ni Ellie habang nakangiti. Kumain ka na lang dyan, baka mapaso ka pa, sige ka, paalala ni Enzo sa kapatid. Mabilis namang tumangon si Ellie sa kanyang kuya dahil takot itong mapaso din. Napatawa na lang si Enzo sa naging reaksyon ni Ellie habang si Elias naman naghihintay lang itong subuan ng Kuya Edison. Bakit hindi ka kumakain, kuya? Tanong ni Enzo. Tapos na ako kanina, Enzo. Uminom ako ng gatas, saka kumain na rin ako ng pandesal. Paliwanag naman ni Edison sa kanyang kapatid, saka ito tumango. Nang matapos sila, ay nagtulong-tulong ang mga itong ligpitin ang kanilang pinagkainan, saka nila niligpit ang kanila ring higaan. Tumulong si Enzo sa paglilinis ng kanilang higaan, habang si Ellie naman ay tinutulungan si Edison sa paghugas ng plato. Enzo, nga pala, papasok ako mamaya ah, sabi ni Edison sa kanyang kapatid. Nang tingnan ni Edison ang lalagyan ng kanilang pera ay wala na itong laman. Ni isang kusing ay wala, kaya tila nanghina si Edison. Ay, hindi na pala, dagdag pa nito. Bakit naman kuya? Nagtatakang tanong ni Enzo. Baka wala silang importanteng gagawin ngayon, pagsisinungaling ni Edison. Ang totoo, nahihiya ito sa tuwing papasok siya ng walang baon. Noong minsan kasi ay binuli siya ng kanyang mga kaklase dahil wala itong dalang kahit na ano. Inaasar din siya dahil kung hindi butas na sapatos ang kanyang suot ay nakatsinelas naman ito. Minsan, naaawa si Edison sa kanyang sarili dahil wala naman siyang ginagawang masama. Kahit kapo sa pera ay gusto pa rin niyang makapag-aral at makapagtapos. Nang magtanghali na, ay nagsaing na si Edison ng bigas para sa kanilang pananghalian. Mayroon din kasi silang sardinas na inutang galing sa tindahan ni Aling Nena. Nang maluto ang kanin, agad iyong inasikaso ni Enzo. Gusto niya rin kasing tulungan ang kanyang kuya. Ellie, dalhin mo na si Elias dito. Manananghalian na tayo, tawag ni Enzo. Karga-karga ni Ellie si Elias na wala pang saplot sa pambaba. Kaya kumuha si Edison ng shorts para bihisan si Elias. Kinuha naman ni Enzo ang sardina, sa kanya ito binuksan at inilagay sa malalim na plato. Bago sila kumain, nagdasal muna ito sa kanila pinagsaluhan ang ulam na sardinas. Bandang 5 ay nakauwi na sina Edna at Eddie na may dalang ulam. Isa itong pritong manok. Masayang ibinalita ni Edna sa kanyang mga anak na marami silang nakalakal na mga plastik at bote, kaya umabot sa 100 ang kanilang kinita. At dahil tapos na ring magsaing si Edison ay dali-dali silang kumain ng hapunan sa lapag ng kanilang bahay. Wow! Fried chicken! Masayang sabi ni Ellie. Napatawa naman sila sa sinabi ng bata dahil makakatikim ulit ito ng pritong manok ngayon. Kinuha niya ang paboritong parte, ang hita, saka ito kumagat. Napapapikit pa siya eh, biro ni Enzo, saka sila nagtawanan. Sina Eddie at Edna naman ay masayang nakatingin sa kanilang mga anak na kumakain ng masarap na ulam kahit paminsan-minsan lang. Nawawala ang kanilang pagod galing sa init, usok at alikabok sa pangangalakal sa tuwing nakikita nilang masaya ang kanilang mga anak. Nga pala, Edison, pumasok ka ba kanina? Tanong ni Edna sa anak. Biglang napahinto si Edison sa pagsubo kay Elias ng karneng manok. Hindi po ako tumuloy kanina, sabi nito at nagpatuloy sa pagsubo ng nakababatang kapatid.
Nagtaka naman si Edna, maging si Eddie, dahil masaya pa niya itong binalita kanina. Nagtaka si Edna kung ano ang rason ng kanyang anak, sa kanya na pagtanto na wala pala itong perang pambaon. Wala ata silang ginawa kanina, ma. Dagdag ni Edison, saka ito sumubo ng kanin at ulam. Edison, huwag kang mag-alala ha. Pangako, gagawa kami ng paraan ng tatay mo. Ito, may 50 pala ako dito. Sabi ni Edna habang kinukuha ang pera sa kanyang bulsa. Ma, wag na po. Ibili na lang po natin yan ng bigas. Sagot ni Edison, ngunit hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang ina. May pera pa naman ng papa mo. Gamitin mo yan bukas. Pumasok ka. Saad ni Edna habang tumatango naman si Eddie bilang pagsang-ayon. Tinanggap ni Edison ang pera. Masaya ito dahil sa wakas ay makakapasok na rin siya. Gusto niya na rin kasing matuto pa ng iba't ibang asignatura. Ibibigay ko po sa inyo ang sobra bukas. Masayang tugon ni Edison sa mga magulang. Kahit wag na, ilagay mo na lang yan sa alkansya mo. Sabi ni Edna. Masayang pinagsaluhan ng pamilya nila ang hapunang iyon na puno ng saya at tawa. Hindi nila lubos akalain na kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, nakukuha pa rin nilang maging masaya sa kabila ng hirap na iyon. Nang matapos silang kumain, napagpasyahan ni Edison na maghugas ng kanilang pinagkainan. Nakita naman niya ang kanyang ina na minamasahe ang mga paa nito. Sumakit yata ito sa kalalakad at sa kahahanap ng mga basura para ikalakal. Habang ang tatay Eddie niya naman ay minamasahe ang braso nito. Ramdam na ramdam ni Edison ang paghihirap ng kanyang mga magulang pero kinakaya nila ito para lang matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kinabukasan, maagang nagising si Edison para maghanda na. Excited siyang pumasok ngayong araw dahil sa wakas ay makakapunta ulit siya sa paaralan. Ginawa na ni Edison ang kanyang palaging ginagawa, ang pagpapakulo ng tubig, pagtitimpla ng kape at gatas, pagsaing, pagpapaligo kay Ellie at Elias at paghugas ng kanilang pinagkainan. Nang matapos si Edison, masaya niyang sinabi sa kanyang mga magulang na papasok na siya. Ma, pa, mauuna na po ako. Mag-iingat po kayo mamaya. Sabi ni Edison kina Edna at Eddie habang nagmamano sa kanila. Kaawaan ka ng Diyos, ikaw rin. Mag-ingat ka. Tumango si Edison habang hawak ang kanyang lumang bag. Hindi masyadong malayo ang kanilang paaralan, kaya naglalakad lang ito patungo doon. Nang dumating siya sa paaralan ay bumati pa ito sa gwardiya. Good morning po, Kuya Ricky. Masayang bati ni Edison. Edison, nakapasok ka na. Namiss kita. Good morning. Sagot naman ni Ricky sa bata. Masayang pumasok si Edison sa kanyang silid-aralan. Dala-dala ang positibong enerhiya na kanina niya pag gustong ibahagi rin sa iba. Nang makapasok siya sa loob ay sinalubong siya ni Bruno, isang bully sa kanilang paaralan. Isa itong matabang lalaki na may kasamang mga alipores. Uy, may mabahong nakapasok dito sa classroom! Panimula nito nang pumasok si Edison. Nagtawa na naman ang kanyang mga kasama, habang hindi natuwa ang iba nilang kaklase. Bakit kaya biglang pumasok yan? Siguro, naubusan na sila ng basura. Tugon ang isa sa mga kasama ni Bruno. Nagsitawanan ulit ang mga kasama ni Bruno, habang si Edison naman ay tahimik na pumunta sa kanyang upuan. Subalit, hinarangan siya ni Bruno. Tingnan mo nga to, butas na sapatos, lumang uniform, tapos gutay-gutay pang bag. Pang-iinsulto nito kay Edison, ngunit hindi lumaban si Edison sa kanya. Nagpatuloy lang si Edison sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanyang upuan. Kung kanina ay masayang-masaya ito patungong paaralan, ngayon tila naubos ang lahat ng positibong enerhiya ni Edison. Parang gusto niya nang umuwi sa kanila at alagaan na lang ang kanyang mga kapatid. Sasabat pa sana ang kaibigan ni Bruno ngunit biglang pumasok ang kanilang guro. Nasa ikawalong baitang na si Edison kaya naman gustong gusto nito na makapagtapos kahit junior high school lang. Likas rin kay Edison ang pagiging matalino dahil kapag tinatanong siya ng kanyang guro ay nakakasagot naman ito.
Ano nga ulit ang teoryang Machiavellian? Tanong ng guro ni na Edison. Marami ang nagtaas ng kanilang mga kamay ngunit napansin itong panaydalda lamang si Bruno sa kanyang mga kaibigan. Nang tawagin ng kanilang guro si Bruno para sumagot, ay nauutal pa ito dahil hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Pinagtawanan si Bruno ng kanyang mga kaklase, kaya nagalit ito, ngunit sinabihan siya ng kanilang guro na makakaupo lang ito kapag nakasagot ito sa kanyang mga tanong. Magtatawag na lang ako ng iba ha? Edison Cruz, ngayon lang kita nakita ulit ah, sabi ng guro. Napakamot lang ito sa kanyang ulo. Ano ang teoryang Machiavellian? Tanong ulit nito kay Edison. Huminga ng malalim si Edison at pumikit saglit. Nagsalita pa si Bruno na hindi daw makakasagot si Edison saka tumawa ito, ngunit nabigla siya sa kanyang narinig. Ang teoryang Machiavellian ay teorya ni Niccolo Machiavellian. Si Niccolo Machiavellian ay isang sikat na politiko at pilosopo na sumulat ng The Prince noong 16th na siglo, kung saan hinihikayat niya ang mga leader sa pananatili ng kadakilaan at pagkontrol para mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sagot ni Edison. Bigla namang nagpalakpakan ang kanyang mga kaklase, maging ang kanyang guro ay pumalakpak din. Dahil kahit hindi ito palaging pumapasok ay alam at handa pa rin ito sa mga leksyon sa paaralan. Mahusay Edison, komento ng kanilang guro. May sinabi pang hindi maganda si Bruno kay Edison ngunit hindi na ito pinakinggan ng kanyang mga kaklase. Naiinis rin ito dahil buong klase nila sa araling panlipunan ay nakatayo lang siya at pinagtatawanan ng lahat ng mga kaklase. Nang matapos ang klase ni Edison, masaya itong umuwi, daladala ang lumpiang toging binili niya galing sa kanyang baong pera. Tigiisa sila ng kanyang ina, ama at mga kapatid. Nang makauwi siya ng bahay ay nasa labas ang tatlo niyang mga kapatid at naglalaro. Masaya naman nilang sinalubong si Edison. Kuya! Galak na bati ni Ellie sa kanya. Nagpabuhat pa ito kay Edison sa kanya sinabi na namimiss nito ang kanyang kuya. Hinalikan na lang ni Edison ang kanyang pisngi dahil natutuwa siya sa pagiging malambing ni Ellie. Kuya! Lumpia! Sabi ni Elias habang tinuturo ang dala ni Edison. Nilapag ni Edison si Ellie sa kanya binuhat si Elias. Panay tingin ito sa hawak niyang lumpia kaya binigyan niya ito ng maliit na parte para matikman ito. Napangiti naman si Elias habang kumakain. Matapos nun, pumasok na sila sa loob ng kanilang bahay at nag-ayos na dahil alam nilang pauwi na ang kanilang mga magulang. Matapos noon ay pumasok na sila sa loob ng kanilang bahay at nag-ayos na dahil alam nilang pauwi na ang kanilang mga magulang. Ang sobrang 20 pesos ni Edison ay inilagay niya sa isang maliit na alkansya saka ito napangiti. Iniisip niya na kahit matagal pa ay mapupuno rin ito. Makakabili rin siya ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya. Maya-maya pa ay dumating na sina Eddie at Edna na parehong nanghihina. Nagtaka naman sina Edison at Enzo kung bakit gano'n na lang ang naging bungad ng kanilang mga magulang. Mga anak, pasensya na kayo. 200 yung kinita namin kanina pero ninakawan kami ng ibang nangangalakal. Panlulumong paliwanag ni Edna. Tumingin si Edison sa kanyang ama, saka ito tumango sa kanya. Hindi alam ni Eddie kung anong mukhang ihaharap niya sa mga anak dahil baka magutom sila ngayong hapunan. Lumapit si Ellie kay Edna sa kanya ito kinandong at niyakap habang si Elias naman ay nasa tabi ni Eddie at nilalaro ang kanyang mga kamay. Mapait na ngumiti si Edison. Dali-dali niyang hinain ang kanin sa isang malaking plato. Bigla namang nagtaka si Edna at Eddie sa ginawa ni Edison. Huwag na kayong mag-alala ma. May binili po akong lumpiang toge habang pauwi po ako. May binigay po kayong baon sa akin kagabi, di ba po? Yun po yung ginamit ko pambili. Pampalubag loob na sabi ni Edison. Hindi maiwasan ni Edna na huminga ng malalim dahil kahit paano ay hindi sila magugutom ngayong gabi. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng mababait na mga anak. Lalong-lalo na ang kanyang panganay na si Edison. Nagdasal muna ang kanilang pamilya bago sinimulang pagsaluhan ang lumpiang dala ni Edison. Ang binatilyo naman ay nababagabag sa kanyang iniisip.
parang gusto na lang niyang tulungan sina Eddie at Edna sa pangangalakal para naman malaki ang perang maiipon nila at ang iba naman ay iipunin ni Edison para sa kanyang pag-aaral. Masayang natapos ng pagkain ang kanilang pamilya. Kahit igiisa lang sila ay sapat na iyon ay ayos lang iyon sa kanila. Matapos maghugas ni Edison ang kanilang mga pinagkainan, hinanda na rin ni Enzo ang kanilang higaan. Napatingin ulit si Edison sa kanyang mga magulang na minamasahe ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Lumapit si Edison sa kanyang ina kaya nabigla ito. "May problema ba anak?" tanong ni Edna kay Edison habang hinihimas ang kanyang mga kamay. Umiling naman ito bilang sagot kaya nagtaka si Edna. "May sasabihin ka ba?" dagdag pa ng kanyang ina. Mas lalo pang lumapit si Edison, saka ito nagdadalawang isip kung sasabihin niya ba ang kanyang iniisip. Ang pag-aaral ni Edison ang kanyang isasakripisyo ngunit wala na itong magawa dahil hindi siya galing sa marangyang buhay. "Pwede po bang sumama ako sa inyo sa pangangalakal?" pabulong na sabi ni Edison sa kanyang ina. Napahinto si Edna sa pagmamasahe ng kanyang mga kamay saka ito tumingin ng diretso kay Edison. Ito na nga ang kanyang kinatatakutan. Ang sumunod ang kanyang mga anak sa yapak nilang mag-asawa. "Bakit mo naman naisip yan anak?" tanong ni Edna kay Edison. Tumingin ang binatilyo sa labas na parabang pinagmamasdan niya ang buwan. Napalunok muna ito sa kanyang laway saka nagsalita. "Gusto ko po sana kayong tulungan," sagot nito. "Edison, alam mo naman ang sagot ko. Kahit mahirap tayo, hindi ako papayag na gawin mo rin ang ginagawa namin ng papa mo," nanlulumong sabi ni Edna. "Ma, gusto ko pong tumulong sa inyo. Pakiusap po," pagmamakaawa ni Edison. "Magpapahinga na ako anak, ikaw rin, matulog ka na." Agad na humiga si Edna habang naiwan naman si Edison na hindi alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Nalilito ito kung susundin niya ba ang kanyang ina o susuway dito. Kahit minsan, hindi nagawang sumuway ni Edison sa lahat ng sinabi ng kanyang mga magulang sa kanya. Napabuntong hininga na lang ito. Sumunod naman ang kanyang ama na hindi alam ang pinag-uusapan ng kanyang mag-ina. Walang kaalam-alam si Eddie sa sinabi ni Edison kay Edna. Maya-maya pa, humiga na rin si Edison sa tabi ni Enzo habang kinukumutan ang kanyang sarili. Napatingin na lang ito sa yero na nagsisilbing proteksyon ng kanilang pamilya sa ulan. Napaisip ulit siya sa kanyang sinabi sa kanyang ina. Hanggang sa napagpasyahan ni Edison na matulog na dahil nakapagdesisyon na siya. Kinabukasan, maagang nagising si Edison. Dahan-dahan itong bumangon saka ito naghanda ng kanilang umagahan. Gaya ng ginagawa niya araw-araw ay ginawa niya iyon pero sa mas mabilis na paraan para hindi siya maabutan ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ina. Napagpasyahan ni Edison na itutuloy niya ang pagtulong niya sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pangangalakal. Maingat siyang nagtimpla ng gatas para sa kanyang sarili sa kanya ito ininom. Tinimplahan niya na rin ang kanyang mga magulang ng kape, saka ito nagluto ng lugaw para naman sa kanyang mga kapatid. Nang matapos ito, kumuha siya ng 2 sako na nakalagay sa likod ng kanilang bahay. Natandaan kasi ni Edison na inilagay iyon ng kanyang ina. Matapos nun, kumuha siya ng papel, saka iyon hinati sa 2. Kumuha rin siya ng ballpen bago sinimulang magsulat. Nang matapos siya ay inilagay niya iyon sa gilid ng kanyang ina, habang ito naman ay mahimbing pang natutulog. Nang magpakita na ang araw ay mabilis itong nakaalis sa kanilang tahanan. Ang una niyang pinuntahan ay ang ilalim ng tulay. Sa tabi nito ay may nakatira na mga tao kaya naman ay marami itong basura. Kahit mabaho ay pinuntahan iyon ni Edison. Sa kanya pinulot ang mga pwedeng ipagbili sa junk shop. Nakakuha siya ng mga bote, plastic na bote, yero, mga sirang cellphone at iba pa. "Hindi pala talaga madali ang ginagawa nila mama," bulong niya sa sarili. Malayo-layo na rin kasi ang kanyang nilakad simula kaninang umaga. Tirik na tirik pa ang araw kaya minsan ay napapahinto ito sa paglalakad lalo na't wala itong dalang tubig o makakain man lang.
napadpad si Edison sa isang compound. Doon, napagpasyahan niyang halughugin ang mga basurahan nito. Nagulat siya dahil maraming mga bote ng alak at dyaryo ang nakalagay doon. Masaya niya itong kinuha sa kanya dahan-dahang inilagay sa kanyang sako. Hoy! Totoy! Sigaw ng isang lalaki. Nabigla si Edison sa pagkasigaw nito. Nang tingnan niya ito ay kapareho rin niyang nangangalakal ng basura. Po? Otal na tanong ni Edison sa lalaki. Pero sa kabila noon, patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga bote at dyaryo sa kanyang daladalang sako. Bakit mo kinukuha ang para sa akin? Tanong ng lalaki sa kanya na masama ang tingin. Ah, sa'yo po pala to. Pasensya na ho. Sagot naman ni Edison. Dali-dali niyang kinuha ang mga bote at alak, pati na rin ang dyaryo na galing sa kanyang dalang sako. Ngunit, biglang tumawa ang lalaki. Binibiro lang kita. Parang kamukha mo si Eddie. Wika ng lalaki. Kilala niyo po ang papa ko? Tanong ni Edison. Ikaw palang anak ni Eddie at Edna? Bakit ka nangangalakal ngayon? Nasaan sila? Nagtatakang tanong nito. Mandro nga pala. Pakilala nito kay Edison. Nagkamayan pa ang dalawa nang magpakilala si Edison. Tumakas po kasi ako. Parang alam na ngayon nila mama na nangangalakal ako. Baka nabasa na nila yung iniwan kong sulat. Gusto ko po kasing makatulong kay mama at papa. Naawa na po kasi ako sa kanila. Kwento ni Edison kay Mandro. Alam mo, manang-mana ka talaga sa mga magulang mo. Ang galang at ang babait nilang magsalita. Nung minsan nga, tinulungan nila ako nung may nagtangkang nakawan ako. Tugon ni Mandro kay Edison. Matagal-tagal rin ang kanilang pag-uusap. Marami pang kinuwento si Mandro sa binatilyong si Edison tungkol sa pangangalakal. Bigla namang nakakuha ng inspirasyon si Edison sa kanyang narinig na balang araw, may darating rin na malaki at maraming biyaya ang Diyos. Ngunit nagulat si Mandro nang kumuha si Edison ng mga bote at dyaryo sa kanito inilagay sa sako ng lalaki. Hati na po tayo para mayroon po tayong dala pareho. Tugon ni Edison. Napangiti si Mandro sa kanyang narinig mula sa binatilyo. Hindi niya lubos maisip na mayroon pa rin talagang mababait at magagalang na kabataan ngayon at isa na nga doon si Edison. Naghiwalay ang landas ni Mandro at Edison ng may parehong dala. Ngunit alam nilang pareho na makikita rin sila ulit. Pumunta sa ibang daan si Edison at doon ay nakakita ulit siya ng mga bote at dyaryo. Pero mas marami na iyon kaysa kanina. Nang mapuno ang kanyang dalang dalawang sako ay agad itong pumunta sa junk shop para ibenta iyon. Minsan kasi sumasama ito kay Edna kapag may ibinebentang mga nakalakal na basura. Bago ka lang dito? Sabi ng isang nagtatrabaho sa junk shop. Ah, opo, kapos po kasi sa pera. Sagot naman ni Edison. Nang matapos ay binayaran na siya ng kahera. Nakabenta siya ng 70 sa unang araw ng kanyang pangangalakal. Bagay na naging masaya siya dahil kahit papaano'y makakatulong ito para makabili ng kanilang pangangailangan bukas. Habang naglalakad ito papunta sa kanila ay may nadaanan itong karinderya. Ngunit nag-aalangan itong pumasok dahil alam niya sa kanyang sarili na mabaho ang kanyang amoy. Mukhang okay naman. Bulong niya habang inaamoy ang sarili. Dahan-dahang pumasok si Edison sa loob ng karinderya sa kanya tiningnan ng mga ulam. Mayroong nilagang baboy, gulay, pansit at kung ano-ano pa. Biglang natakam si Edison sa adobong manok at sisig na kanyang nakita. Ngunit napagpasyahan itong bumili ng pansit at chapsuy sa halagang 55. Saka ito nang hingi ng sabaw ng nilagang baboy. Masayang-masaya naman ito nang makitang nakabalot na sa plastic ang kanyang biniling ulam. Dala-dala ang ngiti sa kanyang mukha ay mabilis itong nakauwi sa kanilang bahay. Sinalubong siya ni Enzo, Ellie at Elias na nagsusulat habang si Elias ay tumitingin lang sa ginagawa nila. Kuya! Sigaw ni Ellie nang sumalubong ito kay Edison. Ba't ang aga mong nawala kanina? Malambing na tanong nito. Kinandong ni Edison si Ellie at tiningnan kung basa ba ang likod nito sa pawis. Nang maramdaman niyang wala pa ay inilapag niya na ito at umupo naman ng maayos si Ellie. Kuya,
Nangalakal ka ba talaga? Tanong ni Enzo sa kanyang kuya. Tumangon naman si Edison bilang sagot. Anong sabi ni Mama? Pabalik niyang tanong kay Enzo. Nagulat kasi sinabi daw niya sa'yo kagabi na hindi siya pumapayag. Alam mo bang nag-aalala sila? Baka kung ano nang mangyari sa'yo sa kalsada o kaya kung saan ka man magpunta. Kuwento ni Enzo. Ayos lang naman ako. Tingnan mo, buo naman ang katawan ko. Natatawang wika pa nito. Kuya, ito ang unang beses na sumuway ka kay Mama. Sabi ni Enzo sa kanyang kapatid na nag-aalala. Napabuntong hininga si Edison dahil totoo ang sinabi nito. Sa 13 taon niya dito sa mundo ay iyon ang unang beses na sumuway siya sa kanyang ina. Ngunit wala namang magagawa si Edison. Nangyari nang nangyari. Ang mahalaga, nakalikom siya ng pera kahit kaunti lang at nagdala pa siya ng ulam para sa kanyang pamilya. Oh, tingnan nyo! May dala akong ulam! Masayang balita ni Edison sa kanyang mga kapatid. Mas mabilis pa sa alas 4 kung makapunta si Ellie sa kanyang kuya para tumingin lang sa ulam na kanyang binili. Pinagsabihan niya pa ito na mag-ingat dahil mainit pa ang sabaw ng nilagang baboy na hiningi niya. Ngunit huli na nang maramdaman ni Ellie ang init nito. Sumisigaw si Ellie sa sakit habang hawak-hawak ang kaliwang kamay. Tumawa naman si Edison at Enzo dahil sa kapilyahan ng kanilang kapatid. Ayan kasi, nagmamadali ka pa, ipapakita naman ni kuya. Sabi pa ni Enzo. Parang nakakita ng ginto si Ellie nang makita ang pansit at chop suey na binili ni Edison. Kuya, salamat po! Sabi pa nito. Kasi, nangangalakal ka rin tulad ni Mama at Papa. Thank you po! Dagdag pa nito. Hindi naiwasan ni Edison na nanlambot sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid. Maging si Enzo ay nagpasalamat rin sa kanyang kuya. Bigla namang niyakap ni Elia si Edison kahit hindi pa nito masyadong naiintindihan ang mga sinasabi nila. Huwag niyo akong gayahin ha! Ako lang dapat ang mangangalakal dahil ako ang panganay. Kung may dapat mang magsakripisyo sa atin, ako lang. Sabi ni Edison sa kanyang mga kapatid. Tumangon na lang ang mga ito. Maya-maya pa, dumating na sina Edna at Eddie galing sa pangangalakal. Muling sinalubong ni Ellie ang kanyang mga magulang habang si Edison ay nahihiyang humarap sa kanyang ina. Nagmano ang mga nakababatang kapatid ni Edison at siya ang huli. Kinakabahan siya dahil baka galit ang kanyang ina. Ngunit nabigla ito nang bigla siyang niyakap ni Edna. Kumusta ka anak? Wala bang masakit sa'yo? Wala bang nangyaring masama sa'yo? Nag-aalalang sabi nito. Napatingin naman si Edison sa kanyang ama habang tumatangu lang ito. Para bang kinakausap siya nito para sabihing lubha silang nag-aalala sa ginawa niya. Niyakap namang pabalik ni Edison si Edna saka ito kumalas. Ayos lang po ako ma, buong buo pa rin po. Pabirong sabi nito. Sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang ina dahil nagawa pa niyang magbiro. Biro lang po. Ayos lang po ako. May nakilala pa nga po ako eh. Si Kuya Mandro. Magkakilala daw po kayo? Kwento ni Edison sa kanyang mga magulang. Nagkwentuhan pa ang mga ito habang si Enzo natatawa kay Ellie dahil nababagot na ito at gusto nang kumain. May binili po akong pansit at saka chop suey. Saka nanghingi na rin po ako ng sabaw. Masayang wika ni Edison sa kanyang mga magulang. Agad namang naghain si Enzo para makakain na sila. Pagkatapos maghapunan, tumambay muna si Edison sa labas. Sa totoo lang, masaya siya. Dahil una, hindi galit ang kanyang ina at pangalawa, may naibibigay na siya sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kinabukasan, nagpaalam na si Edison sa kanyang mga magulang na mauuna na siya. Kahit labag sa kalooban ni Edna ay pumayag na lang ito kahit nag-aalala dahil nakikita niya kay Edison na gustong-gusto nitong tumulong sa kanila. Dala-dala ang dalawang sako ay nagsimulang maglakad si Edison habang tinitingnan ang dinadaanan. Baka kasi may makita siyang pwede niyang madala. Sa patuloy na paglalakad, dinala si Edison ng kanyang mga paa sa isang tambakan ng basura. Hindi ito gaanong malayo sa kanila. Doon ay may nakita siyang mga sirang TV saka mga radyo. Lumapit si Edison sa mga yon saka tiningnan kung ano ang pwedeng kunin.
Subalit, nabigla siya ng may isang grupo ng mga batang lalaking mangangalakal ang dumating at lumapit sa kanya. Hoy! Sa amin ang mga yan! Sigaw nito kay Edison. Huminto si Edison sa pagkahawak ng sirang TV saka ito humarap sa kanila. Kung titingnan, mukhang magkasing edad lang sila. Ngunit makikita sa mukha ng mga ito na matagal na silang nangangalakal. Oh! Ba't tumitingin ka dyan? Ano? Matapang ka? Pagmamayabang naman ang isa. Ako kasi ang unang nakakita nito eh. Paliwanag naman ni Edison. Aba! Sumasagot ka pa! Alam mo bang teritoryo namin to? Sa kabila noon ay hindi nakinig si Edison at sa halip, dali-dali niyang kinuha ang mga bronze nito saka nagsimulang maglakad. Ngunit, bigla siya nitong hinarangan ng ibang kasamahan ng matapang na lalaki kanina. Matigas ka ah! Eto sa'yo! Sinuntok ng lalaki ang sikmura ni Edison dahilan para mapayuko siya. Hawak-hawak siya ng dalawang lalaki habang ang isa naman ay ninanakawan na si Edison sa mga basurang nakuha rin niya kanina. Sinuntok ng sinuntok si Edison hanggang sa may nakakita sa kanila. At yon ay si Mandro. Mabilis na nakatakbo ang limang lalaki, daladala ang mga nakuha nila kay Edison. Si Edison naman ay napahiga na at nakayuko dahil sobra itong nasaktan sa pagkasuntok. Inalalayan ni Mandro si Edison saka sila umupo sa isang bahagi ng basurahan. Hawak-hawak pa ni Edison ang kanyang sikmura. Senyales na masakit pa rin iyon. Bigla namang nag-alala si Mandro sa kalagayan ng binatilyo. Nako Edison, masakit ba? Iuwi na lang kita sa inyo. Wika nito habang inaalalayan siya. Wag na po Kuya Mandro, ayos lang po ako. Wala lang po ito. Sagot ni Edison habang pinipilit na ngumiti para itago ang sakit na nararamdaman. Alam kong iniinda mo lang yan. Anak ng tinapang mga batang yun, inakawan ka pa talaga. Wika pa nito. Tumingin si Edison sa kanyang dalang sako. Wala na itong laman at tanging hangin na lang ang nasa loob. Mapait itong ngumiti at pilit na tinitiis ang sakit sa kanyang sikmura. Hayaan nyo na po, sa kanila naman daw po ang teritoryong ito, sabi nila. Tugon ni Edison. Huminga ito ng malalim, saka ito napataghoy. Nag-aalala siya dahil nasayang ang kanyang oras dahil sa mga nangyari kanina. Buti na lang din dahil dumating si Mandro na siyang nagligtas sa kanya. Kuya Mandro, salamat po ah. Kung hindi po ako kayo dumating, baka napuruhan na po ako. Pasasalamat ng binatilyo. Wala lang yon. Minsan kasi may mga taong ganun. Sa susunod, mag-iingat ka. Paalala naman ito. Tumango naman si Edison saka ito dahan-dahang tumayo. Nang humupa na ang sakit sa kanyang tiyan ay kinuha na nito ang kanyang sako saka siya nagpaalam kay Mandro. Sinabihan pa nga siya nito na sumama na lang sa kanya ngunit hindi ang naging sagot ni Edison. Baka raw kasi mahati pa ang atensyon ni Mandro sa paghahanap ng basura at sa kanya. Dahan-dahan lang itong maglakad, daladala ang kanyang sako. Kapag may nakikita itong mga bote ng alak at mga sirang gamit ay agad niya rin kinukuha. Ngunit biglang nakaramdam ng pagod si Edison, dahilan para maaga itong magpunta sa junk shop para naman kahit papaano may mauwi pa rin siyang pera. 25 lang ang kanyang kinita. Bagamat naghihinayang ay inisip na lang ni Edison na babawi na lang siya sa susunod na araw. Nang makauwi siya ay bigla itong natumba kaya naman labis na nag-alala si Enzo, lalong-lalo na si Ellie. Nakatingin lang ito kay Edison na parabang hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanilang kapatid. Umiiyak na nga ito dahil gusto niyang lapitan ngunit binaliwala siya ni Enzo. Nakatingin lang ito kay Edison na parabang hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang kuya. Napaiyak na lang ito. Huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Nakangiting sabi ni Edison. Bigla naman siyang nilapitan ni Ellie saka siya niyakap. Napadaing si Edison nang tumama ang braso ni Ellie sa kanyang tiyan. Tumingin naman si Enzo sa kanya nang may halong pagtataka dahil alam niyang may nangyari sa kanilang kuya. Kuya, napaano ka? Tanong ni Enzo. Ah, wala lang. Masakit lang ang tiyan ko.
Sa kabila ng pagsisinungaling nito, alam ni Enzo na nagsisinungaling ang kanyang kapatid. Sa halip, agad niyang itinaas ang damit ni Edison. Doon, bumungad sa kanya ang namumula, lila at itim na pasa. Nagkapasa na pala si Edison dahil sa suntok na natamo kanina. Gulat na gulat si Enzo sa kanyang nakita habang tinatakpan nila ang mata ni Ellie at ni Elias. Sinong gumawa sa iyo nito, kuya? Tanong ni Enzo. Wala lang to. Wika ni Edison habang binababa ang kanyang damit. Kuya naman, naiinis na sabi ni Enzo. Bumuntong hininga na lang si Edison sa kalumanghap ng hangin. Dahan-dahan itong umupo at humarap sa kanyang mga kapatid. Hindi maiwasan ni Edison na maawa sa mga ito dahil wala siyang dalang pagkain. Bahagya niya ring sinisisi ang sarili dahil kung hindi niya sana tinuloy ang pagkuha sa mga bronze ay hindi sana nangyari ang lahat ng iyon. Sa kabilang banda naman, naging positibo at natuto si Edison sa karanasang nangyari kanina. Kinapa ni Edison ang bulsa at saka kinuha roon ang 25 pesos na kinita niya. Napayuko na lang ito dahil sa lungkot, ngunit sinabi ni Enzo sa kanya na naiintindihan niya ang sitwasyon. Pasensya na talaga. Kuya, huwag mong sabihin yan. Naiintindihan kita at mas lalong maiintindihan ka nila, mama. Sinabihan ni Enzo ang kanyang kuya na matulog at magpahinga na muna dahil alam niyang napagod ito sa kakalakad kanina. Alam niya ring may masakit dito dahil sa natamo niya galing sa mga suntok ng ibang mga ngalakal. Sinunod naman yun ni Edison at gabi na nang siya ay magising. Nakauwi na pareho ang kanyang mga magulang. Nag-aalala ang mga ito nang sabihin ni Enzo ang nangyari kay Edison. Kahit gusto nilang kumustahin agad si Edison ay hindi na nila ginising kanina dahil alam nilang pagod na pagod ito. Saan nang masakit sa'yo? Panimulang tanong ni Edna. Alam na namin ang lahat ng nangyari, Edison. Huwag kang mahiyang sabihin sa amin ang nararamdaman mo. Wika naman ni Eddie. Maingat na itinaas ni Edison ang kanyang t-shirt saka tumambad sa mga mata ng kanyang mga magulang ang pasa nito. Hindi maiwasan ni Edna na mandumo dahil sa sinapit ng kanyang anak. Hindi niya lubos maisip na walang ginawa si Edison kung hindi ang tulungan sila ng kanyang asawa. Tapos, ganoon pa ang sinapit nito. Hayaan niyo na po, ma. Babawi po ako. Pampalubag loob ni Edison sa kanyang mga magulang. Nang mga sumunod na araw, hindi muna pinayagan si Edison na mangalakal dahil masakit pa rin ang pasa nito. Kaya naman, mas lalong nagkaroon ng oras si Edison sa kanyang mga nakababatang kapatid. Yehey, nandito pa rin si Kuya Edison! Masayang sabi ni Ellie nang makita niya ang kanyang kuya pagkagising niya. Minsan kasi umiiyak ito sa tuwing hindi niya nakikita si Edison pagkagising niya o di kaya ay hindi niya ito maabutan kapag umaalis. Napangiti naman si Edison sa sinabi ni Ellie. Sa totoo lang, masayang masaya siya dahil buong araw niyang kasama ang kanyang mga kapatid. Temporary lang yan, Ellie. Babalik rin si kuya sa pangangalakal kapag gumaling na siya. Asar naman ni Enzo sa bata. Sinamaan siya nito ng tingin dahilan para matawa ang dalawa nilang kuya. Hindi inaakala ni Ellie na inaasar pala siya nito. Makaraan ng ilang linggo ay sakalang nakabalik si Edison sa pangangalakal. Sa kanyang pagbabalik ay mas naging maingat na si Edison sa kanyang mga pinupuntahan. Kung may sumisita sa kanya ay mabilis itong makalayo at kung wala naman ay masipag itong mamili ng mga gamit na pwede pang ipagbili sa junk shop. Isang araw, napadpad ulit si Edison sa unang compound na napuntahan. Nang lumapit ito sa basurahan ay mayroon na naman yung mga laman na bote ng alak at saka ng lata. Dali-dali yung kinuha ni Edison sa kanya inilagay sa kanyang sako. Subalit, nabigla siya nang bumukas ang gate. Diyan ka lang, iho. May kukunin lang ako. Saad ng matandang lalaki. At dahil masunuri na bata ay sinunod ni Edison ang sinabi ng matanda at nanatili ito doon. Lumipas ang ilang minuto, bumalik ang matanda kasama ang kanyang apong lalaki. Dala-dala ang mga plastik na may lamang mga plastik na bote, lata, sirang computer at mga yero. Bigla namang nagtaka si Edison kung bakit inilabas iyon ng matanda. Sa'yo yan, para marami kang kitain ngayon, panimula nito. Nakita ka kasi namin nung minsang nakita kayo ni Kuya Mandro. Nakita namin na pinaghatian niyo yung mga bote at alak pati yung jarry sa basurahan. Dugtong naman ng apong lalaki.
Sa totoo lang, hindi alam ni Edison kung ano ang kanyang sasabihin o kung ano ang kanyang gagawin. Bigla na lang itong naistatwa kaya naman hinawakan siya ng lalaki sa kanyang braso. Salamat po, nakakahiya naman po. Nako, eh bakit ka naman mahihiya? Walang masama sa ginagawa nyo. Mabuti nga yan at ginagawa nyo kaysa naman magnakaw, diba? Tumango naman si Edison sa sinabi nito. Matapos nun, kinuha niya ang ibinigay na plastic ng matanda at ng apo nito. Nagpasalamat ang binatilyo sa mga taong nagbigay sa kanya noon. Balik ka lang dito, baka marami ka pang makuha sa susunod na mga araw. Dugtong pa ng matanda. Masayang umalis si Edison habang daladala ang mga gamit na ibinigay sa kanya. Hindi siya makapaniwala dahil may mga taong tinutulungan siya kahit isa lang siyang mga ngalakal. Nakakuha pa siya ng mga yero at lata, saka ito dumiretso sa junk shop. Umabot ang kanyang dala sa 400 piso. Galak na kinuha ni Edison ang pera mula sa kahera. Nakangiti siyang lumabas sa junk shop na iyon, saka itinago ang kanyang kinita. Tinago niya iyon para hindi manakaw o makuha ng ibang tao. Napagpasyahan niyang bumili ng lechong manok, saka ng soft drinks. Masaya itong nakauwi sa kanilang bahay. Nadatnan niya rin ang kanyang mga magulang na kanina pa pala nakauwi. Ma! Pa! Ang aga niyo pong umuwi! Nagtatakang tanong ni Edison. Konti lang kasi ang nakalakal namin, anak. Saka, nagugutom kami ng papa mo kaya umuwi na lang muna kami. Sagot naman ni Edna. Ginalaw-galaw naman ni Ellie ang kanyang ilong para itong may naaamoy na masarap at mabangong pagkain. Ang bango! Sabi ni Ellie. Ngumiti naman si Edison. Madali kasi itong makaramdam kapag pagkain na ang pinag-uusapan. Dahan-dahang iniangat ni Edison ang kanyang dalang lechon manok at saka soft drinks habang nasa labas pa ito ng pintuan. Lumaki na naman ang mga mata ni Ellie dahil sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na makakatikim sila ng lechong manok. Wow! Lechong manok! Natutuwang sabi ni Ellie saka ito lumapit kay Edison. Pagpasok ni Edison sa loob ng bahay, agad niyang inilapag ang dalang ulam at malamig na soft drinks. Hindi maiwasang mapaluhan ni Edna dahil si Edison ang tumupad sa pangarap ng iba niyang mga anak. Marami po kasi akong nakalakal ngayon. Saka, alam nyo ba, binigyan ako ng plastic na bote tsaka lata, sirang computer at tsaka ng yero dun sa compound nung una kong nakilala si Kuya Mandro. Kwento nito sa kanyang mga magulang. Talaga ba? Mabuti naman at ang bait ng mga taong nakatira dun. Sagot ni Eddie. Oo nga po, sinabihan nga po ako na bumalik ulit ako dun dahil baka marami na namang kalakal dun. Imporma ni Edison. Pinagsaluhan nila ang lechon at malamig na soft drinks bilang kanilang hapunan. Masayang masaya si Edison sa kinita niya noong araw na iyon, lalo na't nakikita niya ang ngiti ng buo niyang pamilya. Tumingin siya sa labas at nagdasal na sana maulit pa ang pagkakataong iyon. Kinabukasan, napagpasyahan niyang pumunta sa isang dump site. Natatawang isipin na doon lang napagtanto ni Edison na maraming basura sa isang dump site. Daladala ang sako, mabilis na nakarating ang binatilyo sa site. Doon niya nasilayan ang bundok-bundok na mga basura, saka mga kagaya rin niyang nangangalakal. Inisip na lang niya na hindi siya makikipag-away sa iba para hindi makaperwisyo. Ang gusto lang niya ay makakita ng kalakal para makabili siya ng kanilang ipang-uulam. Pumunta si Edison sa likurang bahagi ng site, saka nito nakita ang mga bote, plastic at mga sirang gamit. Isa-isa niya iyong kinuha saka nilagay sa kanyang sako. Ngunit may umagaw sa kanyang atensyon. May nakita siyang itim na bag. Medyo malaki-laki rin ito. Nang lapitan niya, saka kinuha ay nabigatan si Edison. Nais na sana niyang buksan ito at tingnan kung ano ang laman. Iuuwi ko na nga lang to sa bahay. Mamaya ako na lang titingnan. Sabi niya sa sarili. Hindi dinamihan ni Edison ang kanyang pagkuha sa kalakal dahil baka mas mabigatan pa itong kargahin iyon. Lalo na't may nakita siyang bag na mabigat rin ang laman. Hindi muna ito pumasok sa junk shop at sa halip, dumiretso na sa kanila. Pasan-pasan niya ang sako habang hawak niya naman ang bag. Nang makarating ito sa kanila, agad niya itong inilapag. Saktong nakauwi rin si Edna at si Eddie. Ano yan, anak? Bungad na tanong ni Eddie.
Hindi ko nga po alam. Nakita ko po ito sa dump site tapos nung kinarga ko medyo mabigat po. Sagot naman ni Edison. Talaga? Naku anak, baka bangkay ang laman yan. Natatakot na sabi ni Edna. Napalunok naman si Edison sa sinabi nito. Baka ay totoo ang sinabi ng kanyang ina. Karamihan ay bangkay ang nilalagay sa isang bag at saka tinatapon sa basurahan. Isa lang po ang paraan para malaman kung anong laman nito. Buksan po natin, saad ni Edison. Dahan-dahan niya itong binuksan habang tinatakpan naman ni Enzo ang mga mata nila ni Ellie at Elias. Ngunit laking gulat nila sa kanilang nakita. Bulto-bultong 1,000 piso ang nasa loob ng bag na nakita ni Edison. Maging sina Edna at Eddie ay nagulantang sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala. Diyos ko! Saad ni Edna. Kanino kaya yan, kuya? Nagtatakang tanong naman ni Enzo. Akmang hahawakan ni Enzo ang pera ngunit biglang isinara iyon ni Edison. Napatingin si Enzo sa kanyang kuya saka nito naintindihan ang kanyang nais ipahiwatig. Pinalibutan nilang 6 ang itim na bag habang nakatingin dito. Dapat po, isauli natin ito sa may-ari, saad ni Edison. Yan rin ang iniisip ko anak, alam niyo naman kahit mahirap tayo, pinalaki ko kayong maging matapat sa lahat, di ba? Totoong kahit mahirap sila ay hindi sila pinalaki ng kanilang mga magulang na maging sinungaling. Yon ang pinamana ni Edna sa kanyang mga anak. Maganda lang isipin na kahit kapos sila sa pera ay hindi nila magawang pag-interesan iyon. Kung ibang tao pa ang nakakita sa itim na bag ay siguradong ginamit na ang pera para magliwaliw. Pero paano po natin ito isasauli? Hindi naman natin alam kung sino ang nagmamay-ari nito at baka pag-interesan pa po ito ng iba. Tanong naman ni Enzo. Maya-maya ay napansin ni Edison ang isang papel sa gilid ng bag. Nang kunin niya iyon, may nakalagay na pangalan, numero at address. Dahil walang cellphone si na Edison, napagpasyahan nilang puntahan ang address na nakalagay sa papel. Kinabukasan, pinuntahan nila Edison at ng kanyang mga magulang ang naturang address. Nagtanong-tanong pa ito sa mga tao habang bit-bit naman ni Eddie ang bag. Hanggang sa napadpad sila sa isang subdivision. Nung una'y nag-aalangan pa ang gwardiya na papasukin sila. Pasensya na po, mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok ng mga taong hindi nakatira dito sa subdivision. Pero may isasauli lang po kami ng mga magulang ko, tugon naman ni Edison. May nakita po kasi ang anak ko na itim na bag doon sa dump site. May nakalagay na Amanda Smith, tapos ito ang address na nakalagay dito. Dagdag pa ni Edna. Si Madam yan ah, ganun ba? Teka, tatawagan ko muna siya. Sabi pa ng gwardiya kina Edison. Kinuha ng gwardiya ang telepono saka pumindot ng numero. Maya-maya pa ay may sumagot na sa tawag niya. Madam, good morning po. May mga tao po ditong hinahanap ka. May isasauli daw po silang itim na bag sa'yo. Sabi ay nakita daw po ito ng bata sa dump site. Pagbibigay alam ng gwardiya. Opo, madam. Sige po. Sagot pa nito. Maya-maya ay ibinabanan niya ang tawag saka humarap kina Edison. Lumabas ito sa guardhouse saka binuksan ang napakalaking gate ng subdivision. Pinapapasok niyo na po kami? Tanong pa ni Edison sa gwardiya. Oo, utos ni Madam Amanda at mukhang masaya pa nga siya sa binalita ko. Diretso lang kayo tapos lumiko kayo sa kanan. May malaking bahay doon na kulay puti. Yun ang bahay ni Ma'am Amanda. Wika ng gwardiya. Maraming salamat ho, sabi naman ni Eddie habang daladala ang itim na bag. Sinunod nila ang sinabi ng gwardiya saka bumungad sa kanila ang napakalaking bahay. Kulay puti ang pintura at may 3 palapag. Mataas rin ang gate at marami ang tanim sa gilid. Biglang napanganga si Edison dahil ito ang unang pagkakataon na makakakita siya ng ganoong kalaking bahay sa buong buhay niya. Biglang bumukas ang gate saka sila sinalubong ng isang kasambahay. Pasok po kayo, maya-maya bababa na rin po si Ma'am Amanda, sabi pa nito. Ilang sandali pa, narinig nilang pababa ng isang babae. Si Amanda, na galing sa taas ng kanyang bahay. Ngumiti ito nang makita si Edison kasama ang mga magulang. Umupo muna kayo, bungad ni Amanda sa kanila. Ngunit nag-alangan si Edison dahil marumi pa ang kanilang mga suot na damit. Sige na, huwag kayong mahiya, dagdag pa nito. Magandang umaga po, ako po si Edison.
Ito po ang aking mga magulang, si Mama Edna at si Papa Eddie. Ako po ang nakakita ng bag na to doon sa dump site. Gusto ko lang pong isauli ito dahil baka kailangan niyo po ito. Magalang na saad ni Edison sa babae. Ngumiti naman si Amanda. Ang totoo, sinadya ko talagang ipalagay ang bag doon sa dump site. Gusto kong malaman kung mayroon pa rin bang mga matatapat na tao ngayon. Nang malaman ko na may pumunta dito para isauli ang bag ay natuwa ako dahil mayroon pa rin pala. Kaya gusto kong ibigay ang bag na yan sa'yo bilang gantimpala. Sabi ni Amanda kina Edison. Nagulat naman ang tatlo sa kanilang narinig. Lumapit ang isang kasambahay ni Amanda. Daladala ang kaparehong bag na nakita ni Edison. At ito rin, gusto kong ibigay sa inyo ito. Nang buksan iyon ni Amanda ay katulad rin to sa bag na nakita ni Edison. Puno rin ito ng pera. Wag na po, sapat na po sa amin na naisauli ito. Sagot ni Edison. Napangiti naman sina Edna at Eddie sa naging sagot ng kanilang anak. Sige na, kunin nyo na. Gusto ko kayong gantimpalaan dahil naging matapat kayo. Masasabi kong pinalaki ka rin ng maayos at tapat ng mga magulang mo. Maraming salamat po, ma'am. Hindi po kami makapaniwala na nangyayari ito ngayon. Wika naman ni Edna. Ilang sandali pa ay dumating si Anderson. Saka naman pinakilala ni Amanda ang kanilang bisita. Naging masaya ang kanilang salo-salo. Marami pang ibinigay si Anderson kay Edison at sa mga kapatid niya. Hanggang sa nagpaalam si Edison kay Amanda at sa kanyang asawa. Ma'am, uuwi na po kami. Baka po kasi umiyak na si Elia sa amin eh. Paalam ni Edison. Talaga ba? Ang dami niyong dala. Teka, tatawagin ko muna si June. Tinawag ni Amanda si June na kanyang driver. Saka nito inutusan na ihatid sila Edison para ligtas itong makauwi sa kanila. Lalo na't marami ang kanilang dalang pera. Maraming salamat po ulit, Ma'am Amanda. Sana'y marami pang biyaya ang ibigay ng Diyos sa inyo. Sabi naman ni Eddie bago sila umalis. Nang makarating sila sa kanilang tahanan ay nagpasalamat rin ito kay June saka umuwi. Daladala ang ngiti sa kanilang mga labi ay masaya nilang binalita kina Enzo, Ellie at Elias ang nangyari kanina. Habang pinagmamasdan ang itim na bag ay naalala ulit ni Edison si Amanda. Naikwento nito na dati rin siyang namamasura. Nakapagtrabaho bilang waitress at nakakilala ng foreigner. Sinuwerte naman dahil gumanda ang kanyang buhay, nakapangibang bansa at nakapagpatayo ng kung ano-anong negosyo. Ngayon, gusto niya ring ibahagi sa mga tao ang kanyang swerte at biyaya. At dahil sa katapatan ni Edison at ng kanyang mga magulang, ay sila ang ginantimpalaan. Hindi pa rin makapaniwala si Edison sa mga nangyayari. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat at nagdadasal sa Diyos sa mga biyayang natanggap nila. Hindi niya lubos maisip na makakatanggap sila ng sobra-sobrang biyaya. Sa kabila ng lahat ay tila nawala ang sakit at pagod ng kanyang katawan na noon ay iniinda para lang makatulong sa kanyang pamilya. Ang perang kanilang natanggap ay kanilang ginamit para makapagpagawa ng bahay. Pinag-aral kina Enzo, Ellie at sa kanyang sarili. Ipinagnegosyo at ang iba naman ay nilagay nila sa bangko. Masayang-masaya si Edison dahil matutustusan na nila ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at sobra-sobra pa iyon. Hindi na nila kailangang mangalakal pa. Naging magaan na rin ang kanilang buhay. Nakakatulog na sila sa malamig na kwarto. Nakakahiga na sila sa malambot na kama at may makakapal na kumot. Nakakakain sila ng masarap na ulam kahit ano pa ang nais nila. At nakakapag-aral na sila ng hindi nababahala kung may baon ba sila bukas o sa makalawa. Hindi makapaniwala si Edison sa lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Lubos siyang nagpapasalamat sa Diyos at maging kay Amanda at Anderson na naging anghel nila. Sino ba naman ang mag-aakala na talagang may ganun karaming pera sa basura? Napagtanto niya na ang taong matapat ay may ibabalik ang Diyos na biyaya na mas higit pa sa sapat. Si Mandro, tinulungan din nila at iba pa nilang mga kapitbahay na namamasura lang din. Nang minsang mapadaan si Edison sa bahay ni Amanda at Anderson, nabalitaan niyang nang ibang bansa na ulit ang mga ito. Gayunpaman,
taus-puso pa rin ang kanyang pasasalamat sa mga taong handang tumulong at hindi nakakalimot sa kanilang pinagmulan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.